Ayon sa mga reports ay tumangkad pa itong si Kay Soto at nasa 7'3 na ang height nito at ang wingspan naman niya ay 7'5. Kung titignan natin ang record ni Yao Ming ay halos nasa 7'5 rin ang wingspan niya at ang height niya ay 7'5 ayon na rin sa record nito. May mga katanungan rin noon na lumabas na si Kay Soto na ba ang susunod na Yao Ming. Kung sa wingspan ay mukhang natapatanan ni Kay Soto si Yao Ming at kung magagamit rin ni Kay Soto ng husto, ang kanyang height at wingspan sa loob ng court ay hindi malayo na matapatan rin niya si Yao Ming sa larangan ng basketball. Nakita na natin noon si Yao Ming at malaking tulong ang kanyang height na 7'5 at maging ang wingspan nito na halos 7'5 rin na kung saan nagamit niya ito ng husto sa NBA. Naging maganda ang naipakita nito sa NBA at napabilang ng 8 beses bilang isang NBA All-Star, 2 beses na naging All-NBA Second Team at 3 beses na napabilang sa All-NBA Third Team. May oras pa si Kay Soto para sa improvement at may chance ito na ipakita na kaya niyang makipagsabayan sa pro level sa murang edad. Mas magiging matunog pa ang kanyang pangalan kapag nakapasok ito sa NBA ngayong 2021 NBA Draft at doon na niya ipagpatuloy ang pag-improve sa kanyang laro sa NBA na mismo. Halos lahat naman ng mga naging sikat na players ay kinuha nila sa NBA Draft tapos dinevelop na lang sa NBA na mismo at habang tumatagal sila sa NBA ay mas lalong gumagaling ang mga ito. Meron rin naman yung nakukuha sa NBA Draft pero kapag nakita nila na hindi na ito nag-i-improve ay binibitawan na lamang nila ito kaya marami pa rin ang nagsasabi na mas mahirap pa rin ang pananatili sa NBA kesa sa ang makapasok dito. Ang isang maganda dito kay Kay Soto ay may mga pagkakataon na nagiging halimaw rin ito sa ilalim ng basket o sa loob ng paint kaya nga nasasabi rin ng mga ibang scouts at maging ang coach nila na kung magkakaroon ng magandang stamina at mas lumakas pa si Kay Soto ay sigurado na walang makakapigil dito. Malaki ang parte ng stamina sa pagiging consistent mo sa loob ng court dahil hindi ka madaling mapagod at nakakahabol ka rin kaagad sa mabilisang transition, papa-opensa o depensa. Kasabay ng patuloy na pag-iensayo araw-araw ay sigurado na pinag-iisipan ni Kay Soto at ng kanilang coach kung paano pa nila magagamit ng husto ang kanyang height pagdating sa laro. Konting tulog na lang at magsisimula na ang NBA G League at sigurado na makikita natin kung ano na ang kalagayan ng 2021 NBA prospects ng Ignite Team. Sa palagay ko naman ay kaya na nilang makipagsabayan sa level na ito at kaya rin nilang makuha ang panalo sa tulong na rin ng mga veteranong basketball players na kasali sa Ignite Team. Yan na muna para sa video nating ito at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin.